What's up, LNS fam? Manuel here and welcome to another video of Lifestyles and Sneakers. Ito na hinihintay nyo guys, nandito tayo sa Nike outlet dito sa Marikina Riverbanks. Oo, bukas na sila. Tingnan na natin kung anong mga meron dito. Let's go! So guys, nandito na nga tayo sa loob ng Nike outlet, no? Tapos ito yung nakita natin. What's up, guys? Hi! Bro, boss, idol, 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 idol. Guys, nandito tayo ngayon sa Nike Riverbanks. At kabubukas lang ito. Kabubukas lang. Kaya syempre, hindi na tayo papahuli, di ba? Syempre naman. And syempre, support Filipino vloggers. Maliit lang naman itong mundo ng sneaker community. Nagkikita-kita rin kami. Kita-kita lang. Kung... At hindi planado to, guys. Hindi planado. Biglaan lang. Nagulat ako. Pagtingin ko, sino ba yung macho dun? Hindi, dito. So, naunahan ko siya ng konti. Nauna sa akin ilang minuto. Sir, mukhang meron din tayong no bra challenge dyan ah. Hindi, medyo nananaba ako ngayon. Sumisikat mo yung no bra challenge. Si Kristin Gimari Channel, pinapanood mo ba yun? Hindi, nakita ko lang kanina. Tingnan ko sa trending . Yan ba yung trending kayo? No bra channel. Kala natin mag-workout dahil puro lockdown. Ako puro taba eh. Nananaba din ako eh. Sige, tingnan natin yung mga sapatos dito, Nars. Let's go. So guys, nandito tayo ngayon sa Nike outlet nga, no? Dito sa section na to, mga budget basketball sneakers ang makikita natin. Simulan natin dito. Ito, ang tawag dito, Nike Air Precision, no? Huwag nyo titignan yung mga price, huwag kayong magpapaano sa mga price katulad ito, nakalagay 20%, no? Hindi pa updated yan kasi kakabukas pa nga lang dito na Nike outlet, no? So pwede pa itong mas bumaba. Ang sabi nila sa akin, up to 40 to 50 daw ang pwedeng maging sale ng mga sapatos, hindi pa lang nila na-update. So, bali ito, Air Precision, no? Tapos, meron pa sila dito, Air Versatility. Ito naman, ganda rin ang colorway niya. May gold pa dito. So, murang-mura na lang to. Ang nakalagay nga dito is parang nasa 3,695. Pero, yun ang retail price. Bababa pa yun, guys, bababa pa yun. At pwede pang maging up to 30 to 40% off. So ito, Versatile 3. Ngayon, meron pa sila sa pang Versatile 3. Ito naman, may red naman yung colorway na to. Panalo din. Again, yung price nito may vary, no? Mas pwede pang bumaba. So siguro, banggitin ko lang yung nakalagay ngayon, 2,956, pero mas bababa pa to. Tapos, ano ba meron sila dito? O ito. Ito yung Zoom Rice. So, ang Zoom Rice, nakalagay dito, 5,756. So, again, ito, sigurado ko, mas bababa pa to. Ang ganda ng colorway, black, simple. Ang ganda ng Zoom unit sa ilalim. Alam pa natin, masarap pang basketball to. So, pwede pang bumaba rin ang price nito. Available siya dito sa Nike Outlet Marikina. Tapos, meron pa, ito. Yung pinakaayaw nating pang basketball, no? Ikaw ba, gusto mo rito? Ay! Excuse me, ayoko. Alam ko natatanggal to eh. Natatanggal ba? Meron yung iba yun. Yung may natatanggal dito sa ito kasi saksakan. Maganda sana yung technology nito. Ang problema, pangit yung turo. Mas pwede na to siguro. Mas matatanggap ko pa to. Yan o, naman. Yan ang mas maganda. No? Mas pwede na to. Ito kasi parang hindi ko talaga maintindihan sa nila nakuha yung design. At saka may lumabas dito yung meron tinatanggal dito. Nakalimutan ko yung ibang version parang ganito. Ganitong ganyan. Ganyan yung color, even colorway ganyan. Pero mabenta yun. Kaya wala sa outlet. Buti ito na sa outlet, di mabenta. Hindi mabenta. Kaya nakasale na ko eh. Magkano na ba siya ngayon? Yung Yeezy mo, magkano? Nino, mag-comment kayo sa ilalim guys, nalagay nyo hashtag Ninong Manuel sana all. Si Ninong Manuel, galante yan. Okay, so ito, alam ko mga nasa 8,995 to, pero mas mababa pa to, malamang mag 50% off pa to. Kasi nga, sabi nila mag-update sila, mababa pa yung presyo. Anyway guys, tingnan natin yung iba pang mga sneakers doon, mga pang basketball, unahin natin. So guys, dito naman tayo sa iba pang mga section ng basketball, no? So dito, makikita nyo itong Flytrap 2 ni Kyrie. So ang price nito, asan ba ang price nito? Wala tayong makikitang price dito kasi nga, nag-update pa lang sila ng price, no? So pasensya na, yung mga wala pang mga prices. Ang importante, available siya dito, ang dami pang mga sizes na available. Malamang mura na rin lang to kasi sabi nila up to
40% to 50% yung mga ibang mga sale nila. So, available siya dito. Siyempre, ito rin, mga Pro React ni Jordan, di ba? Nandito na rin. Nakalagay dito, 6116, pero sabi nila, a-update pa rin na daw nila yung price nito, pwede pang bumaba. So, ganun yan sa lahat ng mga papakita ko sa inyo. Kung merong price, babanggitin ko, isipin nyo na lang na mas mababa pa doon yung magiging actual price niya. Pero, kung walang price, ibig sabihin, ina-update pa nila. Ito, ina-update pa rin nila to for sure. Tapos nyan, ito naman guys, KD Tray. Ito, ngayon ko lang nakita tong colorway na to. No? So, parang maganda tong colorway na to. White and black. Panalong-panalo. Diba? Normal price nito is 4,495. Walang nakalagay dito, so hindi pa nila na-update yung mga prices. Naka-renew technology to. So, panalo rin tong sapatos to. Ito guys, KD 12, di ba? Lumabas na yung KD 13, ito KD 12, pwede pa rin. Ang ganda ng kulay, pulang-pula, oh. Panalong-panalo. Tapos balita ko, isa to sa mga pinakasulit na pang-basketball sneakers, di ba? Na magagamit nyo. So, ang nakalagay dito, 6116, pwede pang bumaba yan. So, tignan natin yung iba pang mga sapatos na available dito na pang-basketball. Ito naman guys, tawag dito, Flyby 2. Itong Flyby na to, merong white and gray, merong black and white na may hits ng bronze. Ito, price nito nasa 4,000 plus. Ngayon, nakasale siya mga 3,500. Pero tulad nga sabi ko, baka bumaba pa. So, ito, Flyby 2, available din dito sa Nike Outlet Marikina. Ito guys, yung isa pang KD 3, 357. So, ito, black naman and white. Naka-XDR din pala siya, no? So, solid na solid na pang-basketball. Available din siya dito. Ito guys, Jordan Mars na charol, diba? Patent leather. Tapos, naka-270 pa yung kanyang midsole. Ayan, available din dito. Nakalagay dito, 6836 ang price niya, pero pwede pang bumaba. Ito guys, LeBron 17, meron na rin dito. Akalain nyo, LeBron 17, meron na sa outlet. Ang price niya, 7,916 pesos. Ito yung currency na colorway. Nice lang din siya, bro. Ito guys, Jordan 33. Diba? Na tihila to. Parang full ano lang siya. Laceless siya, guys. So ito, price nito, 7,916. Pwede pa rin bumaba. Pero available siya dito sa Nike Outlet Marikina. Guys, kung naghahanap naman kayo nitong LeBron Witness 3, available pa rin siya dito. Ito yung parang gray na parang maong yung kulay. Pero available din siya dito. Wala akong nakikita ang price. Pero retail price nito is 4,995. So, dito available na siya. For sure, update nila yung price nila para bumaba ito. Ito naman guys, ang tinatawag na Kyrie Flytrap 3. So, kanina pinakita ko sa inyo yung Flytrap 2. Ito naman, Flytrap 3, no guys? So, itong sapatos na to, normally 3,875. Dito, walang nakalagay na price. Pero, for sure, sabi, tulad nga ng sabi ko sa inyo, bababaan pa nila kasi nag-update lang sila ng mga prices. Okay? So, yan. Available din siya dito, guys. Kung naghahanap naman kayo ng Mamba Focus, eto na. Nandito na siya sa outlet, guys. Mamba Focus, nandito sa outlet. Panalong panalo. Diba? Oh, available na dito sa Nike Outlet Marikina. Kung naghahanap naman kayo ng LeBron Soldier 13, ito triple black guys, oh. Panalong panalo, available na rin siya dito, makikita nyo. At kung naghahanap kayo ng triple white na Westbrook, ito, nandito na rin. Regular price ito, 6,295. Ngayon, nasa 5,036 na lang. Pero, tulad ng sabi ko, bababa pa to. Ito naman guys, medyo rare to, no? Jordan 4 to na knitted. Bihira lang ako makakita nito at bihira rin ako makakita nito sa outlet, no? So original price nito medyo mahal, 10,646. Ngayon na 8,516 na lang, pero for sure bababa pa rin yung price nito. So available siya dito, ang ganda. Diba? Hindi siya katulad ng mga OG na Jordan 4, pero makakaiba to. Knitted. Siyempre, ang walang kamatayang Jordan 5 na Laney, available pa rin guys. Pababa na ng pababa yung presyo nito sa almost 1 year na tayong nagbablog dito sa Marikina Riverbank. Tuwing pupunta tayo dito, bumababa yung presyo, no? So ngayon, 6,926 na lang to. Busing mo na guys, maganda rin naman to eh. Manalo din naman to, medyo mahirap lang ang i-partner sa forma kasi nga blue, kasi yellow.
pero panalo rin to. Ito naman guys, mga Jordan 33, no? Ito Jordan 33 low, ito yung high cut version. So kanina may pinakita ko sa inyo yung Jordan 33. Ito naman, iba pang mga colorway. Ito nga yung low version, di ba? 9,895 ang regular price niya. Ngayon 7,916, tapos pwede pang bumaba ang price nito. Ito, ganun din yung price niya. Parehas lang sila kahit na high cut version to, no? So 9,895 ngayon, 7,916. Ito naman guys, Jordan Pro Throw 720. So nakita niyo naman yung kanyang air bubble, no? Laki. Dati itong 8,995, ngayon 7,196, pwede pang bumaba yung price. Ito guys, oh, mga Pro Throw React naman to ng Jordan. So regular price nito is 7,645. Ngayon, nakalagay dito 5,733, pero tulad ng sabi ng manager dito, nag-update pa lang sila, bababa pa yung presyo nito. Diba? So iba-ibang colorway, meron parang ano ba to? Lime color, may black na red na color, may blue, tas may red. Panalo rin guys, sobrang sulit na. Ito naman guys, Jordan 2. Napaka-classic to, bihira tayong makita ng Jordan 2 sa mga tindahan, no? Kasi ito yung medyo least favorite, pero ito yung pinaka-quality na material na Jordan, no? So ito yung Jordan 2 guys, kaya hindi ito masyadong popular kasi ito yung time na na-injure si Jordan, no? Nung sinusot niya ito dapat, ito yung na-injure siya, kaya hindi siya masyadong popular, pero hindi rin siya masyadong kagandahan. Nars, ano sa tingin mo? Maganda ba ito, Jordan 2? Actually, ano to? Para sa akin ha, underrated to. Kasi maganda yung quality, yung leather Italian nito. Leather. Italian leather. Mm-hmm. Yun nga lang, unfortunately, hindi siya na-follow nung hype ng Jordan 1. Oh. Kasi ang history nito is, they are looking for the elegant, elegant style na basketball shoes na pwede daw ituxedo. Yun yung sabi nila. Pero unfortunately, hindi siya ganoon. Saka ano, injured nga si Michael Jordan. Yun, siya ang yung kanyang... Hindi niya nasuot talaga mabuti to. Kasi nga, tsaka sinabi niya naman na ayaw niya daw talaga tong Jordan 2 yung pagkakadesign. Actually, gusto pa nga niyang i-fire yung designer nito. Yung history nito. But for me, eto ah, kung hindi pa kasi nasukat to eh. Hindi pa rin ako nakapagsuot niyan eh. Nakalagay dito, 7.5 na lang siya eh. Pero bababa pa daw yung price. Bababa pa daw. Pero if you're looking for Jordan 2 wala guys. Kung Jordan 2. Manari gusto mo, Jordan 1 hanggang, anong Jordan na ba tayo? 34 na. Ang dami. Magkano yung gagastos si Jordan? So kung Jordan 1, 8,095 ang SRP. Jordan 2, eto 7. Jordan 3. Jordan 3. Ito, Jordan 3. Jordan 3. Kung gusto yung Jordan 3, ito mocha guys. Available na dito. Tapos nyo. Kung gusto mo gumawa ng Jordan clock, diba yung 1, 2, 3, hanggang 12 lang. Hanggang 12 lang, o yan. Pero dito, pwede nyo kompletuhin dito. Diba? Ito, 8.5 na lang to. Ito guys, yung unang nilabas to, sobrang hype nito eh. Yung first na release, tapos nag-release ng retro, ito na nga yun. Medyo pag nagre-release ng nagre-release sila, mababa na, tapos mawawala na yung hype niya. Pero isa to sa mga pinakamalulupit na Jordan 3. Saan ganda ng leather? Ganda ng leather guys. May dati yung Travis Scott to dahil sa kulay. Kulay brown. Pwede, tama. Travis Scott to. Lagyan mo na lang, custom to. Lagyan mo na lang swoosh, balik ka rin na. Oo, lagyan mo lang balik ka na swoosh dito, Travis Scott na to. Pwede. Hype na hype ka na, ikaw lang meron. Ayos, tapos meron pa tayo dito, isa pa, Jordan 7 Black na Ray Allen, no? Ray Allen to, panalo rin. Price na lang nito dito, 7.5 na rin lang guys. Sulit din to, tapos yung huli, to Jordan no? Jordan 8 naman na reflective to, full reflective. Silver reflective, yan. Meron yan. Pag inilawan nyo to, yung kaso wala nang party-party ngayon, hindi makikita yung panagre-reflect, bawal pa. Oo nga, bawal pa. Pang ano lang, sa bahay lang, pag tripan mo o, lang sa kung pipili sa dalawa, ano? Pa ito. Favorite yan eh. Yan, ganun. Kung ibang colorway na ito, siguro pipiliin. Hindi ko rin masyadong gusto yung masyadong papansin. Oo, masyado siya. Ang dami ang straps. Oo. Ang dami ang analo. Okay. Ito, simple. Yan, ayos. So, yun. Solid din yung mga pang-basketball nila dito. Ano, oo, actually, ngayon kung naghahanap kayo ng basketball shoes, at saka syempre, huwag na huwag nang pamimintis sa inyo mga vlogs namin dahil malay nyo, meron kami mga secret outlets and secret sales na pupuntahan. Panood-nood lang din kayo. Huwag kayo puro tanong ng saan yan, kayo naman. Dahil ganun din. Saan yan? Pinapunin nyo kasi, kayo naman. No? Sabi nga kwento ni Juan Tamad dyan, nandiyan ni Bayabas, ayaw pitasin. Ayun na nga. Tapos minsan magtatanong,
saan yung website niyan? May Google po tayo, sir. Hindi, yun lang naman. Pero alam ko naman na yung mga loyal subscribers natin, talaga nanonood. Oo, loyal natin talaga. Pinaproduce simula hanggang huli. And thankful kami para sa inyo, guys. Stay safe, as always. So, yun na nga, guys. No, tapos na ako dito sa Nike outlet dito sa Marikina Riverbank. Sa finiture natin, puro mga basketball sneakers lang. Kasi, alam ko, marami sa inyo naghahanap nun. No? Tsaka, kabubukas lang kasi. Kabubukas lang ito. Noong June 5, nagbukas sila. Kahapon. Kahapon lang. Ngayon, dumayo tayo. Nagkataon na nag-update sila ng mga price. At the same time, nakita natin ang isa sa mga matagal natin nakilala. From Beyond the Culture hanggang Shangri-La. Parang tayo nagkikita. So, hindi planado talaga minsan. Maliit lang naman yung mundo. Anyway, guys, thank you so much for watching this vlog. And syempre, gusto ko nga, bago natin tapos ito, gusto ko pasalamatan kasi ito, ano ito eh, itong Modern Day Hero natin ito, si Narce. Secret lang yun. Kaya nga, Narce, kasi nurse style. And after ko ng 24-hour duty, diretso ako dito. Diretso, ganyan kasipag. Tapos tulog na. Kala ko magka-COVID ako eh. Huwag naman. Pero syempre, as a nurse, syempre, Stay safe. Kung hindi nyo naman may iwasan na hindi lumabas, guys. Kung hindi naman importante yung pupuntahan nyo, huwag na lumabas. Pero ngayon kasi nasa GCQ na tayo. Papunta na tayo dun sa MGCQ. Ano MGCQ? Modified General Community Quarantine. Yan yung time na magbubukas na rin yung mga restaurants. Pero may mga yung mga dine-in. Kasi ngayon puro take-out pa rin. Tapos transpo, bubuksan. May mga gyms na rin na bubuksan. Sana, mga ganun bagay. Sana. And syempre, stay safe as always, guys. Follow minimum health standards. Huwag kayo nagtatanggal ng mask. Kaya pala, hindi namin talaga sobrang nire-recommend na magpunta kayo sa mga shops ngayon, no? Tulad dito sa Nike outlet, totoo. Sila ang may-ari ng Capital, yun din yung may-ari nito. So kung gusto niyo umorder ng mga sneakers na meron dito, pwede niyo siyang orderin sa Capital na website. At saka, nagfo-follow sila ng minimum health standards. Oo, nagfo-follow sila dito. Merong temperature check bago ako pumasok. Oo, tapos may alcohol din. Bawal lang hindi na kumamas. Mga ganung bagay. And syempre, guys, no, thank you so much for watching this vlog. Thank you. Subscribe tayo kay Narsa kung hindi pa naka-subscribe. Thank you, guys. See you again sa next video. Boom.